Magandang araw po sa inyong lahat, mga Karlatebs. So, welcome back po muli dito sa aking channel. So, kung bago pa lang kayo sa channel na to, ay huwag niyo po sanang kalimutang i-like, share at i-subscribe at pakipindot na rin yung bell button para ma-update kayo sa mga susunod po nating uploads patungkol po dito sa ating tanim na kamatis. So, for today's video, mga Karlatebs, ay update ko lang kayo dito sa ating tanim. Kung ano na ang itsura pagkatapos nating mag-spray ng herbicide. So, ito na po yung ating tanim, mga Karlatebs. Ayan o. So, okay na okay siya. So, hindi siya tinamaan sa herbicide na ginamit natin. So, makikita nyo, may mga bulaklak na rin siya, mga Karlatebs. Ayan o. At kahapon, naglagay ako ng balag gamit itong tinatawag naming runo. So, aywan ko lang kung anong tawag sa inyo. Sa iba, tinatawag din yata nila itong pao. So, ito kasi ay mga Karlatebs ang ginagamit namin sa pagbabalag ng aming tanim. Ang runo. So, hindi siya hassle ikabit. At saka, wala rin tayong gastos dito, mga Karlatebs. Dahil itong runo na to ay kinuha ko lang dyan, mga Karlatebs. So, yan sa bundok na yan. Halos halo din kasi ang tumubo dyan. Mga runo at saka may mga kahoy din. So dyan ko lang siya kinuha, mga Karlatebs. At kanina, ayun o, naglagay din ako ng balag. Liting pala, sorry. Tinatawag naming balud. Kung tawagin sa amin. Yan kulay puti na yan, mga Karlatebs. O. So, ang paglalagay namin ng liting, mga Karlatebs, ay ganito lang siya, mga Karlatebs. So, papakita ko lang, ha. Dito tayo sa malinaw. Ayan. Ayan, tatali ko lang dito. Papaikot ko dun sa isang runo. Then, ayan, parang nakapatong lang yung kamatis natin sa tali. Para hindi lang siya bumagsak. At para hindi rin sumayad yung bunga niya dito sa lupa. So yung pag-spray natin ng herbicide, mga Karlatebs, hindi lahat ng damo ay nadali. So pilit lang. Ano, may mga damo pa rin. Pero at least nabawasan din natin. Ano, kung makikita nyo, nanilaw yung iba. Yung iba naman ay, ayan, tumutubo. Patubo pa lang sila. May bunga na rin pala, mga Karlatebs. Ayan o. So, ang edad pala ng ating tanim na kamatis, mga Karlatebs, ay 31 days simula sa pagkakalipat dito sa lupa. So, mayroon pala tayong Karlatebs na nagtatanong kung bakit daw nangungulot yung kanyang tanim na kamatis. So, marami kasing dahilan, mga Karlatebs, kung bakit nangungulot ang tanim nating kamatis. Base din sa ating pag-aalaga. So, ang minsan kasi, isang dahilan ng pangungulot ng kamatis ay ang paulit-ulit na pagtatanim ng kamatis sa isang area, mga Karlatebs. So, halimbawa, nagtanim ka ng kamatis dito sa area na to. Then, next crop kamatis ulit. So, next crop kamatis ulit. So, maaaring mangulot talaga yung ating tanim, mga Karlatebs. Dahil yung virus na naiwan dyan sa lupa nung tayo ay nagtanim ng kamatis, ay babalik pa rin sila, mga Karlatebs. Kaya mas mainam, mga Karlatebs, na rotation crops tayo. Halimbawa, nagtanim tayo ng kamatis tulad nito ang aking tanim. After ng kamatis na to, maaaring iba naman yung ating itatanim. Pwedeng sitaw, okra, talong. So, depende pa rin sa inyo yan, mga Karlatebs, kung ano yung gusto nyong itanim basta hindi kamatis ulit. At pangalawa ay ang pag-i-spray natin, mga Karlatebs. Minsan kasi ang pag-i-spray, lalo na sa
mixture ng mga gamot. Halimbawa, naghalo natin yung fungicide at saka insecticide. Pagka mali yung kombinasyon natin, maaaring matamaan yung ating tanim, masira. Kaya mangulot din, ganun. Yan yung isa sa mga dahilan kaya nangungulot yung ating tanim. So, ugaliin po natin na basahin, mga ka-relatives, yung nakasulat doon sa mga gamot, kung ano yung compatibility ng bawat gamot na ginagamit natin, para mahanap natin yung tamang ihahalo para hindi masira yung ating tanim. So, pangatlo, sobrang pag-apply ng nitrogen, mga ka-relatives. So, kung inaakala nyo na maganda sa kamatis ang nitrogen, oo nga, maganda, mga ka-relatives. Pero pag nasubrahan kasi yon, maring mangulot yung ating tanim. Minsan pa nga, ang sobrang pag-apply ng nitrogen ay nakakalaglag ng bulaklak, mga ka-relatives. Tignan nyo yung bulaklak ng aking tanim, mga ka-relatives. Oh. Dito sa aking tanim na to, mga ka-relatives, ay hindi ako nag-apply dito ng urea. Since tinanim ko to, hindi ako nag-apply ng urea. Hanggang ngayon mga ka-relatives na 31 days na siya. So hindi ko siya in-apply ng urea. So ang ginamit ko lang dito, mga ka-relatives, ay chicken manure bago ako nagtanim. So kung hindi nyo pa napanood yun, mga ka-relatives, yung kung paano natin ito itinanim, ay ilalagay ko na lang po yung link dyan sa baba para mapanood nyo rin kung paano ako nagtanim ng aking tanim na kamatis. So yun po, mga ka-relatives, yung alam kong mga dahilan kung bakit nangungulot yung tanim natin na kamatis. Halimbawa, mga ka-relatives, dun sa 1,000 puno ng kamatis mo ay may isang nangulot, ay mas mainam na bunutin mo na lang, mga ka-relatives. Dahil maaring hawaan niya yung iba nating tanim na kamatis kapag ka hindi natin siya binunot. Siguro nasa binhi na yon kung ganon, mga relatives. Pero kung lahat ng tanim mo ay nangulot, ay maaring may mali tayong ginawa o mali yung paraan natin ng pag-aalaga. Tulad nga ng sabi ko kanina, sa pag-spray o sa pag-apply ng nitrogen, maring sobra, kaya minsan kulang din sa tubig, mga ka-relatives, o kaya sobra naman sa tubig. Yan yung mga nagiging dahilan talaga ng pangungulot. Ayun, no? Makulimlim dito sa amin, mga ka-relatives. So sana po ay may naintindihan kayo, mga ka-relatives, dito sa ating video, sa ating vlog, kung bakit naungulot yung ating tanim na kamatis. So basta iwasan lang po natin, mga ka-relatives, ang sobrang pag-apply ng nitrogen. Yan, mas mainam na gumamit na lang po kayo ng complete fertilizer para mas balance yung ating i-apply na pataba. Minsan din, mga ka-relatives, kapag ka hindi ka pa nag-apply ng pataba, ay nangungulot na yung tanim na kamatis, mas mainam na ipacheck mo na lang yung lupa. Kuha ka ng mga 1 kilong lupa, tapos ipacheck mo sa Department of Agriculture na malapit sa inyo para matest nila kung anong kailangan ng lupa. Kasi may lupa na sobra sa nitrogen, tapos naglalagay pa tayo ng nitrogen, talagang maungulot talaga yung ating tanim. Kaya minsan, napapansin nyo, yung bunga ng ating tanim ay, tawag doon, may nabubulok sa puwitan niya. Sobra din sa nitrogen yun, mga relatives. Sabi ng iba, lack of calcium daw. Pero, depende pa rin lahat, mga relatives. Kasi dati nagtanim ako, bagong bukas lang yung lupa, tanim ako ng kamatis. May mga ilang ganun na tawag doon, nabubulok yung puwitan niya. Nag-apply ako ng calcium 2 beses yata. Ah, 3 pala. Wala rin. Ganun pa rin hanggang namatay na yung kamatis.
may bunga pa rin lumalabas na ganun. O siguro nga sa kasi bagong bukas lang yung lupa, kumbaga mataba, maaaring sa nitrogen yun mga relatives. Pero hindi rin ako nag-apply ng tawag doon na urea. So dalawang kuan kasi yun eh mga relatives, dalawang party. Nagtira ako ng limang tudling na hindi ko nilagyan ng chicken manure. Yun yung maganda ang bunga mga relatives. Walang bulok doon sa bunga niya. Kaya malamang nasa nitrogen na yon. Base lang po yan sa aking experience mga relatives sa pagtatanim ng kamatis. So andyan na naman ang ulan. So hanggang dito na lang po tayo mga relatives at kita-kita ulit tayo sa susunod na upload. So sana po ay may napulot kayong idea sa mga sinabi ko. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat at abangan nyo po ang susunod nating uploads. And God bless po at mabuhay.